Ikaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayong dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayong naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapamana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatire pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman.
na sa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ang isyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ay ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na din yung adlangan ang pagsasakat o paran ng ngiti niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo na ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang mamumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, ay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyo siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y nagiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalap. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo,
bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Nang binigyan ng Diyos ng pangalang bago si Abraham, mula sa kanyang pangalang Abram, nangahulugan din ito ng pagpasok ni Abraham sa pakikipagtipan sa Diyos. Ika nga'y para sa atin, bagong simula ng paglalakbay para kay Abraham mula sa panahon hindi pa niya nakikilala ang Diyos at sa pagpasok niya sa isang pakikipagtipan sa Diyos. At ang pakikipagtipan na yon na siya ang magiging Diyos ni Abraham. Buong puso nagtiwala, buong pusong sumunod sa bilin at salita ng Diyos sa kanya. Maganda rin no para sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, natignan din ang halimbawa ni Abraham. Bilang ating ama sa pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala at pananalig sa salita ng Diyos. Si Abraham na sumunod sa Diyos, nagtiwala sa Diyos. Kahit para sa kanya, hindi pa niya nakikita ang lahat, pero nagantay at nagtiwala siya sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Na sinabi ng Diyos sa kanya na ang mga salinlahi mo ay magiging sindami ng mga bituin. Pero hirap siyang magkaanak nung panahon na yon. Pero siya ay nagtiwala pa rin sa salita at gabay ng Diyos sa kanya. Maganda rin no, para sa atin bilang Kristiyano na patuloy na magtiwala sa salita ng Diyos. Patuloy na kumapit sa kanyang salita at patuloy na manalig sa kanya. Ganon tayo lalago sa ating pananampalataya. Sa ating pagkilala sa salita ng Diyos, pagiging bukas ang tenga sa pakikinig dito, at higit sa lahat na ang salita ng Diyos ay parte ng ating buhay. Sa ating ebanghelyo, hindi naniwala ang mga Hudyo kay Jesus. At anong dahilan ng bakit hindi sila naniniwala? At tukoy at direct ng sinasabi ni Jesus, dahil hindi nila nakikilala ang Diyos. Marahil ang kanilang pananampalataya o ang kanilang pagsunod sa utos ng Diyos ay panlabas lamang, compliance lang, magawa lang nila. Pero hindi tumitimo sa kanilang puso ang kanilang ginagawa. Kaya hindi sila naniwala sa pagpapahayag ni Jesus. Maganda rin no, para sa atin bilang mga Kristiyano ngayon na muling paalalahanan na sa kabila ng ating mga gawain sa ating paghahanda sa mahal na araw na malapit nang dumating, sana ang mga gagawin natin ay hindi panlabas lamang. Hindi dahil nakasanayan natin. Pero sana lahat ng ito ay magdala sa atin sa malalim na ugnayan at pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi mere compliance. Hindi mere magawa lang at maganap lang. Kundi ang lahat ng ito sana ay magdala sa atin sa mas malalim na pagmamahal at pananampalataya kay Jesus. At ang taong may malalim na pananampalataya kay Jesus, bukas ang tenga sa kanyang salita. Bukas ang puso sa kanyang aral. At sana ito po yung goal natin bilang Kristiyano. Ito po yung nais nating makamit. Ito yung nais nating mangyari sa buhay natin sa ating mga gawaing ito. Na ang tenga natin ay bukas sa salita ng Diyos. Ang puso natin ay bukas para tupdin ang kanyang aral at halimbawa. Nakikilala si Jesus. Lagi nating nakikita si Jesus. Amen. Tumayo po tayo.
Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating itugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos, naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus sa kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoon Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pinakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal.
Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Sweet, your Spirit, Lord, forgive us all our sins and wash away our hearts. In your hands we raise our hearts. Us
gave us new life. He suffered from our sin and brought salvation to our lives by the cross of Christ. He bought us new life. He suffered the pain when he opened his life to the world on the cross when he dies. By the cross of Christ, he gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives by the cross of Christ. He bought us new life. He suffered the pain when he offered his life to the world on the cross when he died. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno, ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwiskam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwa